Pastor Jared, pwede na po kayo, pwede na kayo mag-introduction. Kung sino yung request mo mag-pray. Okay po. Pastor Wilmer Balinas, pwede din yan. Kung sino. Sige po. Mag-start po muna tayo sa prayer bago tayo magsimula. Sino po mag-pray, Pastor? Pastor Wilmer Balinas. Hindi, ikaw mag-pray, opening prayer. Tayo po manalangin, mga kapatid. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa gabing ito. Napatuloy po kami sa Zoom meeting. At idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na bigyan niyo po ng inspirasyon ng lahat na makinig sa aming speaker na mag-share ngayon. Amen. Sa Progsurenetian Company. Oh God, akin pong dinadalangin yung iba pang mga members ng company na sila po ay maka-join sa gabing ito. Amen. Upang sila rin po ay ma-inspire at marami pang matutunan sa company ng Progsurenet. So thank you very much for giving us a time na kami po ay magtitipon-tipon sa isang magandang hangarin, Panginoon, na kami po ay patuloy niyong i-bless sa company ito. So ito po ay aking dinadalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Meron po ba dito po sa atin ngayon na bago lang po sa ating meeting? Meron po ba? Good evening po. Good evening po. Ayan. Meron po bang bago sa atin na ano? O lahat naman po yata ay regular attendees na po ng ating Zoom meeting? Po siguro, Pastor. So siguro po ay ganito na lang po kasi wala naman po tayong problema sa kung sa explanation ng ating pong complaint, ano po. So siguro po ang gagawin na lang po natin ay mag-update na lang po tayo kung ano yung mga latest na napag-uusapan po namin sa para po sa ating pong company. Okay po. So magandang gabi po. Ako nga po pala si ang inyo pong kasama, kasama sa leaders. Tiga dito po kami na dito po kami ngayon sa San Miguel, Bulacan. Dito po ang aming church. Ayan. And ngayon po ay i-update po namin kayo tungkol po sa mga ano po yung mga napag-usapan na po namin, ano po, tungkol sa ating pong company. Nung last meeting po namin ay alam naman po natin na sa atin ngayon ay medyo naka-hold po tayo sa ating mga ano, sa mga pa-payouts po natin, pati po yung sa ano natin, pati yung sa mga nanalo do sa draw. Kasi po ay naka-focus po tayo ngayon sa ating pong pagbubukas ng ating pong grocery. Unang grocery, dito po nabubuksan, dito po sa San Miguel. And so, dun po tayo ngayon nakafocus. Kaya po, hindi nakahold po muna sila ngayon. So, nakakita po kami ng lugar sa dito po sa area sa San Miguel.
At hopefully, ay ngayong February, late na February, or pinakamatagal na po yung March, ay makapag-start na po yung ating grocery. Kasi po, ang inaayos pa po dun sa lugar po natin na paglalagyan po natin ng ating grocery ay yung mga permits. Sa limbawa po, ano nga Pastor Nilo, ano po yung permit na tinatrabaho po nila? Yun po ba yung sa ano, yung permit to operate na sa building at saka ano ba nga ba yun? Nakalimutan ko yung sinabi nila Pastor. Pastor Nilo? Occupancy permit to operate. Oo, yun. So, inaayos po namin yun. Iniintay po namin yung go signal po nila para po makapag-start na rin po ng ating grocery. Yan. So, naghahanap din po ng grocery din po na mabubuksan dito po sa Malolos. Tsaka dito rin po sa Plaridel. So, yun po yung ating pinagtutuunan po ng pansin ngayon. And, saka po sa ating pong mga product sa Sibukawa at saka sa Turmeric. Yan, medyo yung ibang lugar natin ay medyo familiar na yung iba pero mas parang mas sikat sa atin yung Sibukawa, no? So patuloy lang po nating suportahan po natin, tangkilikin po natin yung ating pong mga products, ano po. At ang panibago pong napag-usapan po namin na ilo-launch na product ay yung pabango. At yung dishwashing liquid na self na formulated po ng ating pong ng dito po sa Plaridel la Pastor Sunny. So sila po yung nag-formulate ng pabango at saka nung joy ng dishwashing liquid na ating pong idadagdag po natin sa mga product po natin, ano po. So iniintay lang po namin yung finished product nito ng ating pong pabango at saka ng ating dishwashing liquid. Ay po. So, yun po yung mga ating mga progress na pag-usapan din po nitong mga nakaraan na kami pong pilit po naming tinutugunan para po mas makatulong po sa pag-grow po ng ating company. So, sa atin po ay itong tangkilikin, panalangin din po natin na para makapagpatuloy po na patuloy po na na lumago pa po yung ating pong company. Kaya po, yun po, yung mga updates po sa atin ngayon. Kaya, kung meron po kayong tanong or gusto nyo pong i-clarify, ay pwede nyo po pong sabihin po ngayon. Sagutin po yan ni Pastor Nilo. Pastor Jared, paliwanag mo yung kwan. Alin po? Katanong, yung mga tungkol sa beneficiary members na 5,000 at saka yung Okay. So, stockholder para maunawa nila. Yes, yun po po. Yun po nga po pala. So, di po ba, ng mga nakaraang ano po, ay aming pong sinasabi na lahat ng mga magiging members sa ating pong company ay ayun, yun po ano yung mga payout at saka yung incentive, yun pa rin yun. Pero binawasan na po natin, ano? Magiging ano na lang po, ang goal na lang po natin ngayon ay 5,000 accounts na lang po ang ating goal. Sila po yung magiging ano po natin, sila po yung mga magiging, kumbaga parang tawagin na po nating co-owner, ay ano, stockholder, parang gano'n ang dating, no? So lahat po yon ng mga 5,000 sa 5,000 accounts, sila po yung makakatanggap ng payout tsaka yung incentive. Depende po kung ano po yung mga
na tawag dito, yung kung ano po yung requirement na na-qualify po sa bawat accounts po na yun. So yun po, from 5,000 account na lang po ang atin pong bibigyan ng incentive at saka payouts. So yun na lang po ang ating ano. So para mangyari po ngayon, ang ating pong company ay mag-goal po na magpalago ng mga negosyo para po dun sa 5,000 accounts na naging beneficiary ng ating pong company. Kaya po sa ngayon, tayo po ay meron pong 1,300 plus na members. Yan. So, yung mga darating po na mga susunod na mga members, yan. Ngayon, sila na lang po yung makaka-avail ng mga ating pong mga payouts sa bawat sa 5 levels ng ating pong comp plan. Pati yung mga incentive kung qualify po, sila na lang po yun, yung 5,000 accounts. Yung mga susunod na lang po doon ay membership na lang po ng ating grocery. Yan. Yung mga susunod na, halimbawa po, pag nakompleto po natin yung 5,000, ang dadating ang mga susunod na makakasali na lang po doon ay ano na lang po, ay yung membership na lang po. Para sa yung meron ding yung sa discount ng yung sa 2% cashback sa mga products. Tapos sa damayan din po, no? Ano ba, sir? Sa consumerism po natin, no? Sila na lang po yung yun na lang po ang magiging ano nila. Pero yung mga yung 5,000 na members na nauna, kasali din po yun doon. Pero after ng 5,000, wala na pong, yun na lang po ang magiging, ano po nila, ang magiging, ma-avail po nila. Wala na po yung sa comp plan. Hindi na po sila makasali sa comp plan. Ganun po. May dagdag po ako. Sa, yung comp plan natin, ganun pa rin po para ma-avail yung incentive. Kailangan mayroon kang isang account at apat ka directs. Ganun po. Yes, makakatanggap ng incentive. Pero yung payout, kung isa lang yung account po, payout lang, wala kang incentive. Yun lang. Wala. Hello po. May sasabihin po yata si Pastor Wilmer. Pastor Wilmer, go on. Hindi po kasi marinig yung ano po, yung audio po ni Pastor Wilmer. Umuugong lang, Pastor Wilmer. Pwede niyo po ba i-chat na lang po sa message? Di po kasi marinig po yung audio nyo pa, Pastor. Umuugong lang po. So, meron po ba? Meron po ba ang tanong? Time po natin yun, ano? Kung tanong po kayo, ano po sa nais nyo itatanong? Pero kung wala naman po, ay... Kung naya po kayo magsalita, pwede po sa chat box. Mag-chat po kayo kung mayroong mga katanungan para mabasa po natin. Masagot ni Pastor Jared.
Okay, kung sa mga ano din po, sa mga gustong mag-avail po ng mga product po natin, no po. Halimbawa po yung sa turmeric, sa sibukaw, tsaka yung sa ibang mga products po, no. Pwede po kayong makipag-ugnayan po kay Pastor Abel. Para po kung gusto niyo po umorder para makapagtinda din po kayo, pwede po kayong makipag-ugnayan kay Pastor Abel po. Naman po dun sa ating pabango ay hintayin lang po natin na po. So ang yung pabango po natin ay nasa naka-process na po sa Plaride sa office na po. Hintayin na lang po natin na yung finished product. Yun. Pastor Wilmer, yung pong 27 million na accounts na members, dati po yung aim natin, no? Pero ngayon po, binawasan na po natin sa 5,000 na lang po. 5,000 accounts po yun, ha? 5,000 accounts. So, regardless kung ilan po yung tao sa pag na-reach po yung 5,000 na account. So, ang aim po natin ngayon ay 5,000 accounts na lang po. Para ang mangyayari na lang po dito ay sila po yung magiging beneficiary ng mga magiging kita ng ating pong company, ng ating pong mga grocery, lahat po yun ng company. Okay, so ang mangyayari po, magbubukas ang company po ay pipiliti po magbukas ng maraming klaseng negosyo na pwede po nating pagkakitaan. Tapos lahat po ng kita noon ay ang magiging beneficiary po ay yung may 5,000 accounts. Yung accounts na hanggang 5,000 pala, yun. So yun, sila na lang po ang mga magiging beneficiary po noon nung mga ano na yan. So So 5k accounts na lang po ang ikutan or cycle. Pastor Jared, titingnan po natin. Pastor Apo, Jared, sa chat box may chat. Nakita ko na po, Pastor. Okay. Ano po? Titingnan po natin kung ano. Titingnan po natin along the way kung magiging cycle pa po ba 'yun sa mga ano, kung pwedeng sumali ulit yung mga gumraduate. Titingnan po natin kung ano pong magiging process. Tatanungin po namin 'yan sa pag-usapan po namin 'yan. So, Pastor Jared, ang lahat ng 5,000 sila lang yung graduate na lang sila. Mhm. Ayun pa. Pagkatapos hindi na sila pwedeng umikot. Ayun, 'yun. Iba naman ang bibigyan. Ah, 'yun. So ganun po. So pagka-graduate po noon, iba naman po ang bibigyan. Another, paano yan, Pastor? Magiging another 5,000 account po ba ulit na makakapasok? Titingnan po natin. Titingnan po natin yung kung ano po kasi nasa ano naman po yan eh. Sa kung ano, kung magiging marami yung mag-request na sumali ulit, pwede po nating pag-usapan na buksan po ulit para may makasali. Up to, gano'n, malay nyo po. So, halimbawa, 5,000 accounts, na-reach na po natin, ano po. Tapos, marami pang gusto sumali. Sunod na buksan natin, mga 10,000 accounts naman. Yung up to 10,000 accounts naman, yung pasasalihin natin. Tapos, yun lang ulit, paikutin po natin. So, gano'n po yung base sa usapan po namin nung huli, huling meeting po namin, ay gano'n po yung naging dating ng ating pong plano. Pero, ano po yun? Tentative pa po yun. So, depende pa po kung ano yung magiging outcome in the future. Pero sa ngayon po,
5,000 accounts lang po ang ating i-accomplish. Kumbaga, ang ating i-goal. Ang goal po natin ngayon. Tapos sila lang po yung ating mga, yung tatawagin na po natin magiging mga beneficiary ng ating, ano, ng ating pong company. Yun po. Meron pa po ba ang tanong? Magandang gabi po, Pastor Jared. Magandang gabi po. Tanong ko lang po. Kasali pa ba yung booster account sa 5,000 na yan, sa 5,000 na na accounts? Hmm. Ibig ko pong sabi, ibig ko pong paano is yung ano ba? Kasali ba yung bilang? Oo, kasi may booster account sa ano, no? Oo nga, no? Pero hindi... Hindi namin natanong yun. Hindi natin na-clarify. Ika-clarify po namin yan. Kung ano po magiging ano, kung makakasali po ba, kung ano, pwedeng yung booster account na yun, isang tao na lang din sumali, ano po? Pero lilinawin po namin yan sa office kung paano po ang magiging sistema po nun. Kasi po, ang mangyayari po, dahil kung 5,000 accounts na lang po yung ano, magiging ano yan, magpapadami na lang doon yung ano, yung booster account na lang ang magpapadami doon, ang magpapagraduate sa mga 5,000 accounts po na yun. Booster accounts na lang po mangyayari. Na magiging galing sa kita ng ating company po. Pastor Jared, may tanong sa chat box, Pastor Wilmer. Yan nga po, Pastor Wilmer, ay ano po yun? Titingnan po natin along the way kung paano po mangyayari sa ano, sa complaint. Baka po ano, after nito, makagraduate nun, baka mag-open ng panibagong complaint. Para po sa ano, yan. Panibagong complaint na po na pwedeng salihan po natin ulit within the company. Panibagong program. Yun, ganun. Pang malakihan so, na po yun. Pang malakihan kasi so, mayayaman na. Titingnan po natin along the way. Kung pwede po mag-cycle, yun nga po, pwede po nating i-open po ulit yun. Kung na-reach na po natin yung 5,000 accounts, pwede po natin i-open ulit po yun until sa 10,000 naman. Pwede po natin, ano yun, due to public demand. Halimbawa, marami pong gustong sumali pa po ulit na nag-request. Mapag-uusapan po yun. Pero sa ngayon po, ang goal po muna ay 5,000 accounts. Yun pong ano, ngayon po, sa ngayon pong 5,000 accounts ang goal po natin, hindi na po kayo limited sa 5 account. Hindi na rin po kayo limited na 10 account. Pwede na po kayong maglagay ng account kahit ilang gusto nyo. Pwede na po. Yun. Pastor Jared. Apo. Tanong ko po. Apo. Halimbawa, may 10 accounts ako. Lagyan ko ng 3-4-4. Yung 10 accounts ko ay makare-receive din ng ano? Ng... Hindi na po. Ganito na po yung mangyari. Ang magkakaroon po ng incentive ngayon ay isang tao na lang po. Regardless kung ilan yung direct mo, yung invites mo. Halimbawa, 10 yung invite mo. Halimbawa, ikaw po, Sir Sunny, sa under your name, meron po kayong 10 account. Isang incentive na lang po makatanggap nun. Kumbaga, yung incentive po, ibibigay na po natin sa kada isa-isang tao na lang po. Ganun. Pero minimum po yung 4 na invites.
Ganun po. So hindi na po natin bibigyan yung halimbawa. Halimbawa sa 20 na accounts na meron ka. Hindi na po bibigyan yung apat kasi may ano po doon, di ba? Sa 20 accounts, pwede po magkaroon ng apat na incentive yun. Ngayon na lang po, yung sa isang tao, kahit 20 yung account na meron siya, isang incentive na lang matatanggap ng isang kada. Kung parang kada isang member, isang tao, isang tao, kahit gano'ng mang kadami account meron siya, siya lang yung makatanggap ng incentive. Hindi na ano. Ganun po. May sinabi po si Pastor Wilmer Balinas. Thank you po, Sir Mike, for satisfying my clarifications. Okay na daw po. Thank you po. Thank you po, Pastor. Si Sir Mike, yun po, kung sabi po ni Pastor Sunny, yung 5,000 members na lang daw ang paigutin, maaring sila na yung pag nag-open ulit ng ano, in-open, limbawa, na-reach na yung 5,000. Kasi mapupuno yun eh. So halimbawa, pagka ganyan, baka mag-open ulit, yung pwede makasali ulit. Hanggang kumbaga, mag-open lang na mag-open ulit until ma-reach yung certain account na target. Ganun. Pwedeng makapag-sali ulit. Pwede na nga po sumali ngayon, and kahit ilang account ngayon, pwede na po. Kung gusto nyo maglagay ng 20 accounts, pwede. Pasok nyo na ngayon. Pwede na kayong sumali ngayon. Pwede po. Hindi na po kayo nililimit sa 5. Yan yung na kailangan gumraduate ng bronze para makapaglagay ulit ng panibagong account. Pwede na po kayong pumasok ngayon. Anytime na gusto nyo. Only account, pwede na po. May tanong pa po ba? Opo, meron pa po ba? 1 minute and 30 seconds na lang. Ay, opo. Pagka po, mga sa atin po mga kasama, pagka po nag-exit, pagka po natapos yung Zoom, pumasok lang po kayo ulit sa dati pong link. Doon lang po kayo pumasok ulit. Pastor Jared, may follow-up question si Pastor Wilmer. Opo, nakita ko nga po. Tingnan na natin. Para tayong si ano. Ayan. What about ang auto-deduct sa silver? Tuloy pa rin po ba yun? Pastor Nilo. Tinuloy pa ba natin yung auto-deduct pagka nasa silver na? Yung dalawa yun ay hindi natin napag-usapan dahil sa 5,000. Lilinawin po namin yun. Kung ano lilinawin po, ano. Po muna. Baka magkamali kami. Lilinawin po namin. Kung pagka nag-silver, auto-deduct pa rin yung dalawa. Lilinawin po namin yun. Kaya magtanong po kayo para mapag-usapan sa office. Ma'am Dina Salomon, good evening po from Sultan. Good evening po, Tita Dina. Evening.